Isang napakagandang istorya mula sa bansang Russia ang ating matutunghayan ngayon, ang kwento ng isang matandang babae at ng lobong si Misha. Sa isang malayong komunidad sa Siberia, Russia, nakatira roon ang isang matandang babae. Siguro mga nasa edad 70 pataas na ito. Ang lahat na kamag-anak niya ay namayapa na at tanging siya at ang kanyang pusa na lang ang tanging nakatira sa kanyang lumang bahay. Isang araw, ang grupo ng mga hunter sa kanilang nayon ay nagpasyang pumunta sa kagubatan. Sa kanilang paglilibot roon ay may natagpuan silang tatlong mga tuta ng lobo. Ang nais lang ng mga hunter ay kunin lang ang dalawang tuta. Subalit, naawa naman silang iwan na ikatlong tuta, kaya naman napagdesisyon na nilang kunin ang tatlo at ibigay nila ang isa sa kakilala nila. At noong pabalik na sila mula sa kagubatan, ay napadaan sila sa bahay ng isang matandang babae at naalala nila na ang asawa pala nito ay isa ring hunter noong nabubuhay pa. Kaya naman, doon na lang nila iniwan ang isang tuta sapagkat alam naman nilang ang matandang babae ay wala nang kinakasama pa sa bahay, kundi ang kanya nag-iisang pusa na lang. Alam din naman nilang mapagmahal ito sa mga hayop, kaya iyon ang pinili nilang bahay pang iwan ng batang lobo. Nang makita naman ito ng matandang babae, ay agad niya itong kinuha at dinala sa loob ng kanyang bahay. Sa pag-aakalang, ito ay isang tuta lang ng ordinaryong aso. Sa isip-isip niya, malaki ang maitutulong ng asong ito kahit na sa pagkahol-kahol man lang, lalo na paggabi, sapagkat ito ay nakatira sa nayon kung saan magkakalayo ang mga bahay sa bawat isa. Ang lobo ay lumaki namang masayahin at mapaglarong aso. Naging best friend nito ang pusang kasama niya sa bahay. At pinangalanan din siya ng matandang babae na Misha. Ang maganda pa ay nasanay na ito na tinatawag siyang Misha. Kaya naman sumusunod at nakikinig ito sa tuwing tatawagin siya ng matandang babae. Lumaki na lang ang lobo na wala talagang kaalam-alam ang matandang babae na ito pala isang lobo. Hanggang sa isang araw, habang ito ay nasa loob ng tindahan, ay biglang nabanggit ng nagtitinda na kamusta na ang kanyang alagang lobo. Nagulat naman ang matandang babae dahil ang buong akala niya, ito ay isang ordinaryong aso lamang. Marami naman ang nagpunta sa kanyang bahay para kunin ito dahil hindi naman ito tulad ng ordinaryong aso. Ito ay isang mabangis na nilalang na pumapas lang ng kahit ano paman. Subalit, hindi kayang ibigay ng matandang babae ang lobo sapagkat mas nalapit na ang kalooban niya sa lobo. Simula pa lang kasi pagkabata ay inalagaan niya na ito. Bawat minuto at oras ay silang tatlo ang parating magkasama. Malayo kasi ang bahay nito sa ibang kabahayan. Sa harap ng bahay ay may malawak na sapa. Sa likuran ang parating naman ay isang lawak at masukal na kagubatan ang naroroon. Sa tuwing maiiwan nito sa bahay ay hindi man lang nagngangat-ngat at nagkakalat, hindi tulad ng ibang aso. Lumipas pa ang ilang mga taon nang silang dalawa ay magkasama at tuluyan na rin lumaki pa ng husto ang lobo. Kaya para hindi mahirapan ang matandang babae sa pagpapakain dito, ang veterinary sa kanilang lugar ay binibigyan siya ng vitamins upang dagdag sustansya sa lobo. Isang araw, kumalat ang balita sa buong lugar na may presong nakatakas sa bilangguan at pinapayuhan ang lahat na mag-ingat lalo na kung gabi. Habang naghahanda naman upang matulog ang matandang babae, ay nakarinig ito ng katok sa bintana. Ang buong akala niya ay kapitbahay lang niya ito. Kaya naman, agad itong lumabas upang tignan kung sino iyon. Pero nang oras na makalabas ito, ay bigla naman siyang pinalo sa ulo ng isang lalaki. Nanghina ang matandang babae dahil napuruhan ito sa kung ano man ang pinalo sa kanya at bumagsak na lang ito sa harap mismo ng pintuan ng kanyang bahay. Marahil iyon ang mga kriminal na nakatakas. Agad namang pumasok ang tatlong lalaki sa bahay, subalit nagulat sila sa kanilang nasaksihan pagpasok nila sa bahay. Kaharap nila ang isang galit at nag-aangil na lobo. Ang isa sa kanila ay nais pang paputukan ito, subalit sa sobrang liksi at bilis nito ay agad yung nakagat ang isa sa mga kriminal. Ang ibang kasama naman nito ay dali-dali na sigtakbuhan papalayo sa bahay. Hinabol naman ito ng lobo pero hindi niya na pinagpatuloy pa sapagkat binalikan niya agad ang nakalupaypay niyang amo sa harap ng pintuan. Nang biglang pinaputukan siya ng isang kriminal na kinagat niya, tinamaan ng lobong si Misha sa binting parte. Ang kriminal naman na nais pang tumakbo ay nahuli pa rin ng mga paparating na mga tao. Samantalang ang lobong si Misha ay nanghihina dahil sa tama ng bala sa kanyang binti. At upang hindi maubusan ng dugo, ay nilagyan ito ng matandang babae ng tela hanggang sa matulungan ito ng veterinaryo sa kanilang lugar. Makalipas ang ilang buwan, ay tuluyan na rin bumalik sa maayos na kalagayan ang lobo. Naging masaya ito pero may kaunting pagbabago lang sa kanyang ugali dahil sa nagiging mas agresibo ito sa tuwing may di kilalang tao ang lumalapit sa kanilang bahay.
Siguro naintindihan na ng lobong si Misha ng tunay na mas mabangis, mas masahol pa sa hayop ang ugali ay tayong mga tao. Hindi ko nilalahat ha, inuulit ko, hindi ko nilalahat. Maraming mga taong mababait at may mabubuting kalooban pa rin. Pero sa mga taong mas hayop pa sa hayop ang ugali, 2020 na, magbago na kayo. Ilagay natin sa puso natin ang Diyos. Shoutout pala sa mga taong ito. Maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa aking munting channel. Tropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo na mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsaka pupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!